Good evening. It's 8:33 p.m. Wednesday, August 17, 2022. Welcome to our Zoom prayer meeting. Good evening, Tita Amy. Good evening po. Good evening, good evening, good evening. At good evening sa inyong lahat. Good evening, CJ, Jairus, Pastor Bert, Tita LV, Sister Jaya, Sister Vilma. Good morning. Ay, good evening. Hey po. Tita Kate, Tita Popo, Tita Mini, Tita Rachel, and si Loyang, Tito Aldrin, and Tita Corazon. All right. Let's start. Let's start with our, tapos na tayo sa prayer request. Let's start with our praise report. Sinong gustong mauna? Praise report. Kami na po mauna. Na-approve na po yung petition po ni Derek po. So, medical and visa na lang po kami. Tinanggal ko na siya doon sa ano. Medical na lang, ano? St. Luke's? Opo. Bilis. Yes. Ayos, ayos. Napatikay. Congratulations. Hindi mo na, tinapos na naglagyan ang mga. Whoa. Sa principal lahat. Yan. So, kailan ang dating niya? Kasi po inihintay pa po, in process pa po yung fee nung affidavit of support and DS-260. Once po ma-submit namin lahat ng documents within this week po, tingnan po kung ma-expedite. So, before November po siguro or before Christmas po. Wow, ang saya naman ang Pasko mo. Opo. For the warm welcome. Alright. Ang dami dito, masasaya ang Pasko. Naku naman. Sana all. Sana all. Sabay rin si Tito Bing. Sana all. Sino pa masayang Pasko? Sino pang merong ano, praise report dyan? Si Marichan. Si Marichan. Si Marichan. Si Marichan. Si Jose Marichan. Malapit na ang Pasko. Oh, sino pa po ang gusto mong praise report? Kami po, thankful po kami kay Rizal kasi po, ang tawag po dito, hindi po siya umiyak last week dun sa mga first day niya. Kasi po lahat, halos lahat ng bata, mga 50% po yun, umiiyak po sila dun sa school. So, siya po, ano, pinapalayas na niya kami. Bye, mommy. Bye, daddy. See you later. Ganun po. So, nakakatuwa po. And then, yung support system din po namin kila Jai at kala nanay. So, thankful po kami kasi hanggang di po ako nakakapag-drive, hatid sundo po namin ni Jaya yung si Rizal po sa school. So, yun po, habang wala po siyang bus. Kasi nga po, yung IEP niya po, ina-apply pa po siya. So, yun po. Oh, okay. So, ana sa big house ang ano, magnanay. Opo. Sa big nanay house. Po. Nandito. Hello. Right. Thank you, Sister Rachel. Oh, Sister Minnie, sige, ikaw na. Yung praise report ko kanina ng umaga, pag tumata kasi nag-side street ako papunta ng school, sarado yung side street kanina. Sorry ko, hindi pwede, hindi ako pwede hindi pumasok. Ako naririnig. Hindi ko naririnig. Buksan mo yung ano mo. Nakamute ka ating hindi, kasi si... Ayan. Yeah. Sabi ko, kaninang umaga, papunta akong school. So, pag umaga kasi side street ako eh. Kasi mas maluwag. No choice ako kaninang umaga kasi nakasara yung ano, daan, road closed. Nagpanik ako, sabi ko, hindi dito pwede, hindi ako pwede, hindi pumasok ng school. Napa-freeway ako kaninang umaga. Kinakabahan ako. Sabi ko patay, sabi ko yung waist ko hindi gumagana, hindi ako pwede tumingin kagad sa cellphone. Ayan, praise the Lord, nakaraos ako. Nakarating ako ng school ng Matiwasay kasi dalawa aksidente sa daan, sa freeway. Isa yung nag-tumbling yung isang kotse, tapos isa sa side street. Grabe. Pero yun, sabi ni Pastor Jeff, pinanerbes ko daw siya.
Pero praise the Lord. Nakaraos ako. Malamang bukas din. Mag-freeway din ako kasi. Sigurado yun. Sarado na naman yung ano. Parang napapersa sa tuloy ako ngayon na mag-freeway na kasi. Sarado yung side street. Pag-drive kita bukas. Ayaw nga pala. May meeting ako bukas eh. Sa church. Yeah. Maraming salamat sa Lord. Yeah. So, yun, ginawa niya akong ways kanina. So, anong praise report natin dyan? Praise report. Pastor Jeff, ako. Sige pa. Yung request ng UP for substitute teacher para sa akin ay finally na-approve na. Ang tagal kasi. Kawawa kasi yung division ko kasi nga hindi ako, nandito nga ako ngayon. So, na-approve yung request for a substitute teacher. So, yun din pala, papray pala na may mahanap silang substitute na magtuturo ng courses na hinahandle ko. Kasi, yun, wala ako doon. Substitute. So, yun. Na-approve na. Faith. Substitute. Okay. Anybody else? Kami po, Pastor. Si Allison daw po, na-approve na po yung FAFSA. Wow. Sana all. Wow. Boba. Boba. Ano yung na-approve, Pastor? Hello. FAFSA daw po. Kung ano yung na-approve, Pastor? Po eh. Hindi ko po alam kung ano yung PAPSA eh, pero mukhang tunog pera. Financial aid pala. Ito pa eh, yung katabi mo baka meron din. yung apo niyo baka meron din. Pastor, PAPSA, yun yung allowance, yung sila magbabago pero financial, ano, financial assistance yun. Sila magbabago yun, tsaka meron silang allowance monthly. Yeah. Wow, ang galing naman ni Allison. Dahing pera. Yaman. Yeah, buti na lang, kaibigan ko si Allison. Best friend! Praise support pa. Siyempre, sinadari, nakalipat na ng bahay. Di ba? Praise support yun. At salamat sa mga tulong nyo. Di ba? At lalo na yung sa mga nagbuhat, mga nagluto, nag-ayos, di ba? Nagpakain, dami nangyari. So nakakatuwa. Nakakatuwa nagtutulungan ng simbahan. Bayanihan. Sa bayan ni Juan. Oh, Pastor, naka 100 na po tayo. Naka, yun nga, oh, tama ka doon, Aldrin. Na-hit na natin, ano, for the first time na walang event, di ba? Lumalagpas naman tayo ng 100 or kaya natin mag 200. May event. Pero ito, walang event. So, ibig sabihin, steady na tayo dyan. So, let's go for 1, 2, 5. Di ba? Let's go. Hanggang ano lang naman tayo, 200 eh. Kasi hindi na tayo kakasya sa Wiley. Di ba? So, after ng, pag nag-200 tayo, o di hatiin na natin simbahan, si Aldrin na yung pastor sa kabila. Ano pang praise support natin? Praise support pa ba kayo? Oh, in school eh, smooth opening naman. Yeah, wala namang problema. Yeah. Anything. Bait ang sudyante. Kahit Tita Amy. Yeah. Papasalamat po ako sa Lord kasi kahit na konting participation sa mga gawain sa church ay nakakasali pa rin po. Kasi Amen. Si Aldrin.
kahit hindi malaki, maliit lang. Yun po, pinagpapasalamat. Amen. Maliit, malaki, blessing yan sa church. Maganda pa rin. Kasi kahit maliit ang ginagawa mo o malaki, kumbaga, yung intention mo naman ay maglingkod. Parehas lang naman. Yeah. Anything else? O yung mist natin. Di na kayo mainitan sa linggo. May paulan si Mayor. Tuwan-tuwa ako dun sa video ni Jazelle. Eh. Basang-basa sa ulan. Tapos si Pastor Bong yung nakaupo dun. Eksakto kasi yung tugtog. Basang-basa sa ulan. Tapos si Pastor Bong nakaupo. Tapos may tumutulong tubig. Tawan-tawa ako dun eh. Pero ano, di ba? Salamat sa mga engineers natin, no? Mga nagtulong-tulong na ikabit yun. O, mainit kasi, sobrang init. Di ba? Yan po sa Santa Clarita, mainit ngayon, ano? Opo, mainit po dito. Yeah. Anybody else? Praise report? Meron pa? May praise report pa? Wala na? Si Job daw excited pumasok. Good news yun. So ano pa? Ano pang praise support? Wala na? We good? Okay, sige. Simulan na natin manalangin. Share na natin ang screen. Ganda. Ako na dito. Ako na muna na lang dito. PJ. Prayer leader. All right. Let's start. Slideshow. All right. Good evening. Welcome to our Zoom prayer meeting. Tapos na tayo sa prayer support and prayer request. So, ang ating August, si Rachel, ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sister Rachel, take it away. Maraming salamat po. So, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli po nagkasama-sama po kami upang manalangin, Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin at ipagkakaloob niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin araw-araw, Lord. Nawa po, namnamin po namin ang inyong salita ngayon, Lord, at maraming salamat din po na alam po namin at tinugon niyo na po lahat ng ipagpipray po namin tonight. In Jesus' mighty name we pray, amen. Amen. Okay po. So, nakita ko po to actually sa Facebook lang, yung Bible verse na to. Pero, nangusap po sa akin yung Bible verse na to dahil po, sabi po dito, minsan daw po ba sinabi mo sa sarili mo na I'm not smart enough? Sinabi mo rin ba sa sarili mo na hindi ako talented or I'm not good enough? So, sabi din po dito, if you are that person who feels overlooked, unnoticed, or inferior, or maybe surrounded by great, capable, and talented people, that you can't help question and compare yourself to others, may this truth speak tenderly to you. Sabi po dito sa 1 Samuel 16 verse 7, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So sabi po dito sa chapter na ito, sa Samuel, 1 Samuel, si Prophet Samuel went to the house of Jesse to anoint Israel's next king. As Samuel looked at Jesse's oldest son, Eliab po ba tawag doon, Samuel was impressed with what he saw. And then he said, surely,
this is the Lord's anointed. And then sabi po dito, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. And then people judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. In the end, it was David the youngest, an ordinary shepherd boy, but handpicked by God, who was anointed as the king. So, sabi po dito, maybe if we were in that situation, we could be surprised, just like those who witnessed the anointing. We may be one of those judging his capability too. But David was not perfect. But it is his perfect view of God. Despite of his weakness, as a human that stood out to God, it was his heart that matters most to him. And then, just like David, may we have a heart after God's own heart. And may we remember that even if we think we are incapable or weak, it is our gracious God who fills the gap, and He is more than enough. So, sabi din po dito, so the next time we say, hindi ako good enough, or I'm not smart enough, or not strong enough, remember what God is saying, that I am or we are. Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your loving devotion, because of your faithfulness. Sabi po sa Psalms 115 verse 1. So, ang gusto ko po lang din i-share dito, naalala ko po kasi si Pastor Jeff before nung nag-start po siya sa LA Philness. Tapos, kinausap niya po ako, Sister, pwede ka bang mag-lead ng praise and worship team? So, sabi ko po, Pastor Jeff, di pa po ako ready. Kasi gano'n, syempre leader eh. Tsaka po parang na-train ako na hindi lang kasi parang praise and worship leader ka, gano'n. Kailangan yung may heart and then yung spiritual life mo, yung life mo talaga is prepared and alam niyo po yun, talagang ready siya as praise and worship leader. So, yun po, praise the Lord din po dahil after, I think, more than a year, ginamit na rin po ako na as praise and worship team leader. So, kasi po before parang sabi ko, hindi pa ako ready, busy ako, ganun. Pero I think, si Lord po talaga ang maglalagay sa iyo and magpe-prepare sa iyo kung saan man kanya ilalagay na ministry or anumang gawain para sa kanya. So yun po yung gusto kong i-share for this verse. And then yun nga po na si Lord po ay tumitingin sa ating puso, hindi sa panlabas na kaanyuan natin. So yun po, baka may gusto pong mag-share or mag-add about this verse for tonight. Huwag kang maglala, si Aldrin din ganyan din na experience. Si Aldrin na padaan lang eh. Tutugtog lang na isa, ayun na, hindi na nakaalis. Dalawang taon na. Yeah. Napakaganda yan. Kasi ang background kasi niyan, si King Saul, di ba? Kumbaga, ang basis kasi nila noon, alam nyo, para pumili ng hari, matangkad at gwapo. Oh. Eh kung ganun lang din, eh, di hari na si Aldrin, tsaka si Pastor Bert, at tsaka si CJ, tsaka si Jairus, di ba? Kasi matangkad at gwapo sila eh. So, ganun lang ang basihan noon. Sino pinakagwapo, sino pinakamatangkad. Eh, gwapo at matangkad to si King Saul, di ba? So, pero ang Diyos eh, hindi tumitingin sa appearance. Maalala ko lang noon si David in-anoint, di ba? Pinarada kagad yung pito niyang kapatid eh. Eh yun, lahat yung gwapo, matangkad, army pa ng Israel, di ba? Patitigas yun, matatapang. Pero sabi ni Samuel, hindi siya. Sabi niya kay Jesse, may anak ka pa ba? Eh, sa loob-loob ni Jesse, imposible naman yun eh, ng bunso eh, yun ang pinaka ano. Baga, wala pang masyadong pinapakita yun, parang gano'n.
Pero yun nga, ang tinitingnan ng Diyos ay heart, hindi yung itsura natin or kapasidad natin. Di ba? So nakakatuwa lang. Kasi magpagamit lang tayo, yun ang importante. At saka natuwa ako sa church na to dahil nagpapagamit. Nakita niyo naman yung last workers meeting. Diba? Halos sa ang konti lang nabawas doon sa Yung kalahati umuwi, yung kalahati nagstay. Diba? At saka makita mo yung enthusiasm ng kinukunan. Ay, napanood ko sa video. Kinukunan ni Pastor ni Brother Noel na mga tao na naka-grouping sila. Ang gandang tingnan. Alam mo yan, nagkakaisa sila. Diba? Si Kiko nga nasa ushering team na lumipat eh. Iniwan na kayo. Huyo kayo kay Kiko ngayon. May bago na siyang ministry. Nakatuwa lang na lahat ng tao palipat-lipat kasi madami silang ministry. Madami silang sinasalihan. Di ba? So, that's good. Good news yun. Di ba? Yan. Huwag kang maniniwala sa enemy. Huwag kang maniniwala sa Pharaoh. Diba? Ikaw ay anak ng Diyos eh. May kapasidad ka. Pag tinawag ka, may kapasidad ka na maglingkod. How about the others? Ano masasabi niya doon? Ayun nga po, Pastor, napadaan lang po ako para bumili ng suka eh. Oh. Hindi di po, ayun nga po, sa akin po kasi as a musician, instrumentalist, parang feeling ko po hindi po talaga ako ganun kagaling kasi self-taught lang po ako, wala akong formal training, wala po, hindi ako pumasok sa music school or nag-hire ng tutor, as in lahat po YouTube. And also mentorship, mga mentors ko from previous churches, yun po naging training ground ko. So yun po, parang minsan dinadown ko pa rin po sarili ko na I'm not really that good and hindi ako worth it na maging isa sa mga leaders, pero pinakinggan ko po yung testimony po ni Brooke Lee Jetwood ng Hillsong, yung kung nagsulat po ng What a Beautiful Name It Is. Si Brooke Lee Jetwood, napakinggan ko po yung kanyang testimony. Nag-start po siya sa Hillsong as tagalinis po ng ang una niyang ministry, tagalinis ng CR, yung sa salamin, siya yung nagpupunas, naglinis ng salamin ng mga lipstick vandalism. Yun yung una niyang ministry. So sabi niya kay Lord, kahit anong ministry, Lord, basta gamitin mo lang ako. So yung very humble beginnings po sa siya. So very very nakaka-touch yung kanyang testimony. So sa akin, Lord, sasabi ko na lang kay Lord na use me in any way, Lord, kayo na bahala. I just lift it up to you. Amen. So yun po. So totoo na God looks at the heart, not the physical appearance. Mm-hmm. Yeah. At saka delikado rin pag masyadong overconfident, di ba? Kasi hindi na si Lord ang dala-dala mo, di ba? Mas kinakabahan ako pag di na ako kinakabahan. Dapat kinakabahan ka pa rin, di ba? So ako maniwala kayo, introvert ako eh. Hindi ako extrovert, no. Pero kumbaga it was the Lord na nag-ano sa akin, nag-evolve, no. Ni-revolutionize niya kung sino ako. Kasi dati I'm more of a listener kasi than a talker. Mas enjoy kong makinig kaysa magsalita. So, pero yun nga, inanan ng Lord na ilalagay kita in front. So, medyo mahirap yun. So, struggle pa ako. Hindi naman ako magaling mag-English. Hindi naman ako magaling magsalita talaga. Minsan, incoherent yung sinasabi ko, yung iniisip ko. Parang gano'n. Pero pagka nag-rely ka sa sarili mo, wala talaga mangyari. Tayo mo talaga yung Panginoon. Kasi madami naman magaling. Kasi kung magagaling talaga ang kukunin ng Lord, hindi sana hindi tayo nandito dahil mas marami mas magaling sa atin. Di ba? O mas madaming gwapo, mas madaming Di ba? Naalala ko lang nang nagsisimula ako dun sa training industry.
na-intimidate ako noon kay ano kay Anthony Pangilinan. No? Kasi ang galing niya magsalita, ang galing mag-English, guwapo pa. Tapos mukha pa siya mabango kumpara sa akin. Mukha akong, pag nagtabi kami, mukha akong driver niya eh. Eh, kumbaga, tapos ang singil niya, 30,000 pesos per hour. Eh, ang singil ko lang, 5,000 pesos per module na yun. Tatlong oras na yun. Kumbaga, ang layo ng diferensya namin. Alala ko lang, in-encourage ako ng senior pastor namin. Sabi niya sa akin, si Anthony, meron siyang market. Sabi niya, malalaking kumpanya. Sabi niya, pwede mong pasukin yun someday. Bukod sa market na hawak mo na maliit. Sabi niya. Pero si Anthony, kahit kailan, hindi niya mapapasok ang market na meron ka. So ikaw, dalawa mapapasok mo, siya isa lang. Sabi niya ganun. Na-encourage talaga ako doon. At nagkatotoo, no? Yung mga kumpanya na hawak niya, napasok ko rin. Pero hindi siya nakapasok doon sa mga kumpanya na hawak ko maliit. Parang ganun. So, kumbaga, ano, it's all lies eh, ng enemy na hindi mo kaya. Basta gagamitin ka ng Diyos, di ba? In fact, pagdating ko dyan sa LA, ang dami nag-discourage sa akin. Di ba? So, pero, it's all lies. Ano mo yun? At ang discouragement, patuloy pa rin yan. Pero, huwag kang maniniwala. Basta alam mo, tinawag ka. Huwag kang ihinto. Huwag kang lilingon. Dire-diretso ka lang. Diyos ang tumawag sa'yo. Di ba? Di ba? Tinawag ka ng Panginoon para pumunta dito sa Amerika. Kahit may magsabi sa'yo, parang hindi ka ata para dito. Huwag kang maniwala. Diba? Eh, Diyos ang tumawag sa'yo, marunong pa siya. Diba? Parang pag may nagsabi sa atin, oh, parang hindi kayo para dito sa LA. Ha? Hindi kayo maniwala. Diba? Diyos ang tumawag sa atin. Diba? So, ganun din sa trabaho nyo. May magsasabi sa inyo, oh, parang hindi ka, you don't belong here. Diba? Huwag kayo maniwala. Kumbaga, allow the Lord, siya mag-decide kung saan ka dapat. At doon ka makinig, doon ka pumunta. Yan ang pinaka-importante doon. Sa inang maganda sa Panginoon natin, di tumitingin sa itsura, sa puso. Gaano kalaki ang puso mo. Anybody else? Na gusto kong idagdag. Go ahead, Tita Pepot. Na gusto kong idagdag. Pinavolunteer niya ako. Pinavolunteer ka. Kaya sabi ko, same lang kasi. Pinavolunteer ako ng nanay ko. Pinavolunteer ka. Same lang po. Sabi niya, magsalita ako. Kaya sila pupunin. Kaya sabi ko, same lang kasi. Yung parang ano lang din, nung tanda ko nung first time din akong pinag-preach, tapos parang, ano sasabihin ko? Tapos babae pa ako. Yung parang alam yung hindi naman kasi uso before yung babae nag-preach, ganyan. Tapos, sabi ko nga, mas kinakabahan ako pag nagpe-preach ako kaysa pag nag-lecture ako. Kasi word ni God yun. Pero syempre, tama rin naman yung tinuturo ko sa klase. Pero yung, tsaka nung first time din ako pinag-lead ng worship team noon sa Pilipinas. Kasi musikero talaga. As in, professional. Wala din akong training, si Papa lang. Alam mo, tinuruan lang ako ni Papa ang kumanta. Wala akong... Di ako marunong magbasa ng nota, ganyan. Oo, basta yun. So, yun lang din. Ang puhunan ko lang, Lord, sige, kahit saan. Kahit nung pagpunta ko dito, sabi ko, Lord, kung paano mo ako gustong gamitin, ganyan, kahit saan pamamaraan na makapag-serve dito sa church. Bahala ka na. Ganyan. So, yun lang din. Parang na-challenge lang din ako to always, to cultivate a clean heart before God. Kasi nga, doon din tumitingin talaga si Lord na it's easy to fake it. It's easy to appear like righteous and yung Christian, all the workings of a Christian. You speak the language, you act like one. Pero at the end of the day, si God talaga yung nakakita ko ano yung nasa puso ko. Parang ganun. So, na-challenge din ako to always make sure na yung heart ko ay tama sa Panginoon. Alam ko si Taelvi, pag nagja-jogging kami, yun yung pinag-uusapan namin, yung a clean hands and a pure heart before God. Yun din. Kasi si God nga, sa heart nakatingin. Yun Amen. Po. Amen. Amen. Totoo yun. Iba yung preaching, iba yung teaching.
kaiba siya. Yeah, ako eh, ako yung author ng module ko eh sa training, no. Kahit nakapikit, kaya ko siyang ituro kahit walang visual aids. Kasi ako yung gumawa, ako yung sumulat. No? Pero sa preaching, kahit ako yung sumulat, kinakabahan pa rin ako palagi. Lagi pa rin ako nauutal. Lagi pa rin. Wala akong linggo na hindi nauutal, wala akong linggo na hindi kinabahan, na baga parang ano, nanlalamig pa rin yung kamay ko, pinapawisan pa rin yung kamay ko. Baga, mas gusto ko na yun kaysa sa overconfident ako. Pag overconfident ako, baka kasi kung ano lang maikwento ko. Kaya hindi ako maalis sa word eh. Kasi maliligaw ako eh. Pag umalis ako sa word, maliligaw ako. Kumbaga, magiging kwentong barbero ako. Kumbaga, kaya importante, focus ka talaga sa Lord eh. Yeah. Unahin mo talaga siya. At saka it's an outflow. That is something na hindi mo pwedeng pikiin. Alam mo yan. You're imparting life. Hindi ka naman nag-impart lang ng storya or anything. Alam mo. So, anything else? Iradagdag pa kayo sa ating verse. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Wala na? Okay. Salamat, Sister Rachel. Manalangin na tayo. Announcement pala sa 2023, no? Starting January siguro. Eh, ano tayo? Yung Wednesday natin, hahatiin natin, no? 1 hour sa Bible study and then 1 hour sa prayer, no? So yun, wala nang devotion sa prayer kasi yun na yung Bible study. So 1 hour 1 hour, so 8 to 10 din yan kasi on Thursday tuloy pa rin naman yung youth, pero yung Friday magkakaroon na tayo ng in-person D group, no? So excited ako dun. So nakakatuwa siguro pag nag-post na tayo ng mga picture sa mga kanya-kanyang D group, unang titingnan anong ulam nila. Anong ulam nila sa LA? Anong ulam nila sa Glendale? Di ba? Or sa Valencia? Yeah. So, yun. Be excited. And let's start praying. Manalangin tayo. Pangunahan ko na. No? Let's bow our heads and close our eyes. Ay pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya ninyo sa amin, Panginoon. Tinataas po namin ang pangalan nyo. Kayo po ang Panginoon ng mga Panginoon at saka hari ng mga hari, Panginoon. At binibless po namin ang pangalan nyo, Panginoon. Yes, Lord. At ikaw po ang we acknowledge that you are the creator of heaven and earth, Lord God. You are our Savior. You are our Almighty God, Panginoon. Panginoon, namingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakulang namin sa inyo, sa nasabi, naisip, at nagawa namin. Sa mga oras na to, Panginoon, linisin nyo kami ng banal niyong dugo. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkasala at pagkukulang. At gamin nyo po kaming karapat-dapat na manalangin sa inyo, humarap sa inyo, Panginoon. At idulog sa inyo, Panginoon, ang pangailangan namin at mga tao sa paligid namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya niyo sa amin, mula food, shelter, clothing, sa aming spiritual growth, personal, sa aming church, sa growth namin sa quantity at sa quality. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagprotekta sa amin, sa pang-araw-araw namin pagmamaneho, pagpasok sa trabaho, mga gawain namin mula doon sa aming kinikita, sa aming pagbabudget, hanggang sa aming expenses. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyaya niyo sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na malayo kami sa sakit, wala kaming karamdaman, patuloy niyo kami inaalagaan, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, ang mga sumusunod. We're asking favor from you, Lord God. At tinataas namin ang bawat isa, Panginoon. Sa amin, general prayer, pangunahan ni Sister Rachel.
Lord, pinapanalangin po namin ang economy po ng Pilipinas, Lord. Nawa po, bigyan niyo po ng mga trabaho, yung mga wala pong trabaho ngayon sa Pilipinas, Lord, lalong-lalo na po yung mga hindi po nakakaluwag ng mga tao, Lord. Kayo po naman mag-provide sa kanila ng trabaho, Lord. At yung mga kumpanya, Lord, tulungan nyo rin po sila. Yung may mga business po sa Pilipinas, Lord, para po makatulong din po sila sa mga taong walang trabaho ngayon sa Pilipinas, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga bata. Alam po namin nakasabayan na rin po nila yung school dito sa Amerika, Lord. Kayo po naman mag-ingat sa mga batang ito, Lord, at ilayo nyo po sila sa anumang mga pandemic na nasakit, Lord, yung Pilipinas, even yung Amerika din po, kung nasaan man po kami, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung temperatura or temperature ngayon, Lord, na sobrang init, Lord. Nawa po wala pong apektuhan or ma-heat stroke, Lord, magkasakit sa sobrang init ngayon, Lord, at nawa po paalalahanan niyo po yung mga anak niyo, Lord, at ang mga tao, Lord, na uminom ng tubig, Lord, mag-hydrate every day para po malayo sila sa heat stroke, Lord. Pinapanalangin din po namin yung school year, yung opening, Lord. Pinapanalangin po namin yung mga estudyante, yung mga teachers, yung mga admin, Lord. I-bless niyo po sila every day sa paggagabay at pagtuturo ng bata, Lord, sa school, Lord. I-bless niyo po sila 100-folds, Lord, at kayo po naman mag-iingat at ilayo niyo po sila sa anumang sakit, Lord. Pinapanalang din po namin yung ongoing on Ukraine-Russia war, Lord. Nawa po, matigil na po ito, Lord. Panghawakan niyo po yung mga leaders nila, Lord. At i-bless niyo po yung puso nila at isip nila, Lord, para po matigil na po itong war na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, sa inyo, tinataas namin ang bawat isa mula sa aming 100 mahigit na membro, Panginoon, na pagpalain niyo nawa, Panginoon, ang bawat isa. Tinataas namin particularly, Lord God, si Eden, si Ronald, De La Cruz family, Panginoon, kami po, nanay ni Eden, pati ang dalawang anak ni Ronald, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo patnubayan, Panginoon. Palakasin niyo po sila sa pananampalataya. Pagtibayin niyo, Panginoon, na kanilang pagsasama, Panginoon. At pagpalain niyo po sila sa lahat ng eras ng buhay nila. Dalangin namin na kanilang mga anak na lumapit sa inyo, Panginoon, mag-reveal yung sarili niyo, Panginoon, sa kanila. At magkaroon po sila ng matatawag na home church, Panginoon, na palain po namin ang paglago nila. Dalangin namin, Panginoon, si Elsa de los Reyes, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa kanya, Panginoon. Yung mga prayer needs niya po na sinabi, Panginoon, ay matupad, Panginoon. Bigyan niyo po na positibong response, Panginoon. Ingatan niyo rin po siya sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. We pray for Tita Faye, Panginoon, sa kanyang mata, Panginoon. Both eyes niya, Panginoon, na paggalingin niyo agad. Ingatan niyo po siya palagi. Wala pong sakit na dumapo sa kanya, Panginoon. At palagi niyo po siyang papatubayan, Panginoon, sa kanyang paglalakad na hindi po siya matapilo, kumatapa, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng mahabang-mahabang buhay at maka-apekto pa po siya ng maraming tao, Panginoon, sa kanyang lifespan, Panginoon. At kanyang experience ay patuloy na maging blessing sa simbahan, Panginoon, kanin po sa kanyang sambayanan. Dalangin namin, Panginoon, si Felicia, Panginoon, na patuloy po ingatan, lalo na sa eskwela. Ilayo niyo po sila sa mga gulo, sa tukso, sa mga problema, Panginoon. At ito mga batang to, Panginoon, ay patubayan niyo, Panginoon, na sa lahat ng mga needs sila, ibigay niyo, Panginoon, at i-cover niyo, Panginoon. We pray for Cherry Formentera, pati ang kanyang anak na nasa army ngayon, Panginoon, ingatan niyo po siya. Huwag niyo po siyang hayaan na mapahamak. Ganun din po si Sister Cherry, Panginoon, yung kanyang health, Panginoon. Dalangin namin na mas maging maganda, Panginoon. We pray for good health and kanyang trabaho, Panginoon. Ingatan niyo rin po siya sa pagta-travel, Panginoon. Panginoon, ibigay niyo rin po, Panginoon, yung kanyang desire na maglingkod sa aming simbahan, Panginoon. Mahanapan niyo po siya ng magandang ministry para po siya ay makapaglingkod, Panginoon. We pray, Lord God, for Rena na nasa trabaho ngayon, Panginoon.
Ingatan niyo po siya at sana po maabot siya, Panginoon, ang inyong mga kamay, na lalo na yung sitwasyon niya na hindi siya makapunta sa simbahan muna. Mag-minister, Panginoon, ng panonood, Panginoon, na sa Facebook, Panginoon, at patuloy niyo po siyang pagpalain at makamit niya, Panginoon, ang kanyang mga pangarap, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang anak, Panginoon. We pray, Lord God, for Brother Renato, kay Kiko, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Ingatan niyo po sila, mag-ama, at si Brother Renato, yung kanyang health, Panginoon. Si Kiko, Panginoon, lumago sa kanyang eskwelahan, sa kanyang bagong papasukan. Bigyan niyo po siya ng sipag, karunungan, Panginoon. Ingatan niyo rin po siya sa pagpasok niya sa pagsakay-sakay ng bus. We pray for Brielle, Panginoon, na mayroon pong outbreak ng allergy, Panginoon. Pagalingin niyo po ito, Panginoon. At dalangin namin na ingatan niyo po siya sa paglalakad sa pang-araw-araw niya at pauwi ng eskwela, Panginoon. Dalangin namin na walang masamang impluensya, maka-impluensya sa lahat ng mga mag-aaral namin, particular kay Brian, Panginoon. May pray na maging blessing siya sa kanyang teachers, sa mga school, sa kanyang mga classmates at mga kanyang kalaro, Panginoon. We pray all these, Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Lord, we pray also for all the churches ng LA First, Church of the Nazarene, mula sa Korean, sa English, sa North South Korean, sa Spanish at Filipino Church. We pray, Lord God, yung meeting namin bukas, pagpalain niyo po, kayo po magbigay daan para magkaroon ng pagkakaisa sa amin sa simbahan na to. Kami po ay hindi magkakompetensya o magkakaaway, kami po ay magkakampi para po isulong isa pong dahilan, isa pong cause, isa pong kagustuhan, ayan po ay mag-glorify ang inyong pangalan, Panginoon. Tanggalin niyo po ang pride, tanggalin niyo po, Panginoon, ang galit, ang inis sa aming mga puso, pagkos kami magkaisa, Panginoon, at kami gamitin niyo sa particular na area na yan ng Los Angeles para po magsimbili kami sa lahat ng multicultural na tao, Panginoon, dito sa area na to. In Jesus' name, amen. Sister Pepot, please pray for the Church of the Nazarene. Thank you. Heavenly Father, we continue to lift up to you all our prayer requests. And we pray, O Lord, that all our prayers will be answered. I lift up to you, Lord, our General Superintendents, Duarte, si Grave, Cebu, si Crocker, Chambo, Sandberg, District Office, Greg, Pastor Greg, Shai, Sylvania, all senior pastors and associate pastors, the board, si Girlie, si Tita Pe, si Auntie Caminda, myself, si Rachel, at si Pastor Bong, LA Filnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Ray, and Pastor Glenn. I pray, O Lord, for all these churches, O Lord, mga taong ito, O Lord, continue to give us the wisdom, continue to give us, O Lord, the urge para makapaglingkod sa inyo at makapag-serve sa mga tao. Masaya pa po ang inyong salita. At patuloy niyo po kaming gabayan sa araw-araw, especially during Sunday sa aming mga worship services, O Lord. I also lift up to you yung LA First English, Pastor Josue, Dan, Michael, and Pedro, Lord. I lift up to you especially, Lord, si Pastor Josue. Alam niyo po, Lord, ang mga ginagawa niya sa church namin. Bigyan niyo rin po kami, Lord, ng mahabang pasensya para maintindihan po namin kung ano man po yung gusto niyang gawin sa amin, Lord. Na sana po change his heart, O Lord, change our hearts also, O Lord, para magkaintindihan po kami at magkaroon ng unity, pagkakaisa, O Lord. I also lift up to you si ang early first Spanish, si Pastor Juan, Pastor Lina, LA First Praise South Korean, Won Lee Joseph, LA Arise North Korean, Jong Won Lee, ang MCB Star, Curtis, Nate Charles Maynor, and the Citizens of the World Churches School, Silver Lake. Also, we lift up to you all these churches, Lord, lahat po nang namumuno sa mga churches na ito, Lord, tinataas din po namin, Lord. Patuloy niyo rin po silang gabayan. Patuloy niyo po silang bigyan ng magandang puso, O Lord, para karoon po kami ng pagkakaisa. At huwag po magkaroon ng mga pride sa mga puso namin, Lord. All we want is just to serve you, O Lord, to serve people, O Lord, to make our church grow in the knowledge of you, Lord. Marami pong salamat.
At thank you din po Lord, especially kay Star, na patuloy kaming iniintindi, binibigay ang aming mga request, ang aming mga pangangailangan. Thank you Lord. We continue to lift up all to you Lord, all these churches, all the leaders, all the workers, Lord, of this church. Patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming ingatan. Cover us with your most precious blood, O Lord, every day, O Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord, we also pray for the Pinoy pastors and sister churches, God, of Church of the Nazarene. Lord, we pray for Pastor Sonny Rivera of Covinas. We pray for Pastor Dondi of New Hope Naz, Pastor Tim of Vallejo Naz, Pastor JP Galion of Faith, Hope, Love Assembly, Pastor Ruel Tica of Hillcrest Family Life Baptist Church, and the Guimon Church of the Nazarene. Lord, we pray, God, for that you would just continue to sustain them. Panginoon, we also pray that you would speak to them, God, every time they would spend time with you in your word. Lord, as they refresh others, Lord, may they receive refreshing from you as well. I pray, Lord, that you would just meet their personal needs, Lord, yung mga dreams and desires nila even for their families. I pray, Panginoon, that you would give them wisdom as you continue to direct their respective congregations, Lord. And I pray that you would protect them from any attack of the enemy. Thank you, God, na you're also moving, God, in their congregation, Lord. So we just speak a blessing over them, their family, their personal lives, their ministries, Lord. In Jesus' name, amen. Let's start praying for complete healing, provision, comfort, and peace. Pastor Bert. Nakamit po kayo, Pastor. Praise God. Thank you po. Let's pray for the following. To receive healing, divine healing coming from the Lord. Si Brielle, na outbreak of allergy. Yes, Lord, in the name of Jesus. You know the very cells or praying of the body of Brielle, Lord God, Lord. Lord, let there be healing even right now, Lord God, sa kanya, Panginoon. Touch her body. You know her well, Father God. She's your child. Father God, we ask, oh God, for your healing towards her, Father, right now. Yes. In Jesus' name, Lord. Ganun din po si Osias Ascaraga, Panginoon. Biopsy sa spine. Lord, even though he's in the Philippines, Lord God, you are not bound by distance or time. You can stretch forth, Lord, kay Osias, Panginoon. Anong po yung problema ng kanyang galugod o yung kanyang spine. Lord, touch that spine, Lord God. Let your healing, O God, be upon him as well. Ganon din po kay Nathan, Lord God, healing. We don't know what specific, Lord God, yung kanyang, but we know that he's undergoing chemo. Father God, Lord, as well, Lord, touching and healing, Father God. Healing din po namin na. Ang kagalingan mo, kanya yung maranasan, Panginoon. Yes. Anak ni Pastor Don. Healing for their eyes, kay Tita Pe, Lord God. Salamat po, Panginoon, na continue, Lord God, to touch her, Lord God, and even her vision, Father God, Lord. There's nothing impossible, Lord God, you can make her vision 2020, Father God, Lord. Patuloy, Panginoon, your healing be upon her. Even right now, Lord, as she hear this prayer, Lord God, ikaw ang kumilos sa kanya. Jose, brother of Elsa Reyes, healing as well, Lord God. Tinapas po namin sa inyo, Panginoon, si Jose. Lord God, ano man po yung kanyang karamdaman, Panginoon. You know him well more than us, Lord God. Pagalingin din siya, Panginoon. Brother of Charit, healing din po, Panginoon, kay Mami Charit, yung kapatid niya.
ano man po yung kanyang karamdaman, Panginoon Lord. As well, Lord, stretch forth your hands towards him, Lord God. And madama rin niya, Panginoon, ang iyong kagalingan. And as well, Lord, we pray for the healing of his soul, Lord God. Kung hindi pa niya kayo kilala, Panginoon, this is an opportunity for him, Lord, to call you, to call upon your name, Father God, na lumapit siya sa inyo. Ganun din po si Nanay Charit, Lord God, yung problema niya sa kanyang mga tuhod at magkaroon ng kalakasan ito, Panginoon, at hindi niya maging problema ito sa kanyang paglalakad, Panginoon. Lord, abutin niyo siya, Panginoon, sa oras pong ito, yes. Panginoon. In the name of Jesus, Lord, let there be healing, Lord God. Bigyan siya ng kaginawaan, Panginoon. Si Darren, Panginoon, Lord, continue, Father God, Lord, na ikaw yung lang ang nakakaalam, Panginoon, anong nilalaman ng kanyang kaisipan. Bakit siya dumadaan ng mga ganitong andama, Panginoon. Lord, let your peace rule in thee, O God. Panghawakan ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso, ng kanyang buong pagkatao, maging yung baby na nasa kanya, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, na iligtas niyo ito sa anumang mga epekto, Panginoon, yes, na kanyang nararanasan. Lord, completely healing for her, Lord God. And she may experience your love, Father God, your comfort sa kanya, Panginoon, kahit na minsan siya nag-iisa, Panginoon. And ganun din, Panginoon, ang pagkalinga sa kanyang anak, Panginoon, kay Jaja. Ganun sa kanyang may asawa, Panginoon, si Brother Noel. Lord, continue to embrace this family, Lord God. Yes. Prove yourself to them na kayo ang Diyos na nagmamahal sa kanila, na nagbabantay sa kanila. Hindi man kami, minsan limited kami, Panginoon. We cannot visit them all right away, Father God. But you, Lord, you are always there, Father God. Hindi mo siya iniiwan, no, kinababayan. Yes. Remind her, Lord, how precious she is, Lord God, sa inyo, Panginoon, si Darren, Lord. Even right now, Father God, hipuin niyo siya, Panginoon, at maranasan ng iyong kapangyarihan. Ganun din po, Panginoon, kay Pepot, Lord, kay Sister Pe, appointment to surgeon, breast surgeon, and cramps. Lord, dalayin po namin na patuloy, Panginoon, yung kanyang mga appointments at medical check-up niya, Panginoon, maging ito, Panginoon, Lord God. You know, Lord God, as well, Lord, yeah, the very framework of their body, ano man yung mga negative cells na yan, Panginoon, Lord, you can turn them, Lord God, na mga magandang cells, Lord God, sa buong katawan niya, not only on this part of her breast, Lord God, yes, Lord. Yes. We claim and we declare, oh God, your healing upon her, Lord God. We speak blessing, Father God, sa kanya, Panginoon, even right now, Lord God. Maranasan, matanggapan niya by faith, Lord. True faith, Lord God, we know. Yes. We can access, O Lord God, by faith. Through your words, O God. As you have said, you send your words and you heal them, Lord God. Lord, even right now, Lord, as she heard this voice and heard the message this very moment, Lord God, healing coming through to her, Father God. Salamat, Panginoon, kayo ang nagpapagaling. Ganun din po kay Stephen, negative sa check-up niya, Panginoon, Lord God. Lord, anong po yung bukol na yon or whatsoever, Lord God, na nararamdaman niya. And even sa kanyang check-up, Father God, ano pa yung mga dapat matingnan sa kanya, Panginoon, Lord. We speak, Lord, healing right now, Father God, and remove anything, oh Lord God, na mga hindi ka nice-nice na yun, Panginoon, na ito'y lumubog, Panginoon, in the name of Jesus, Father God. Salamat po. Ganun din kay Noel Miguel, Panginoon, anak ni, pinsan ni Patrick, Lord God. Lord, na yung kanyang surgery sa kanyang brain, Father God, Lord, you know, na is out of the hospital already. Lord, complete healing, Lord, restore kung ano man yung nawala na tinanggal sa kanyang brain, Father God, na yung kanyang memory ay manumbalik, Panginoon, and ma-encounter ka rin niya, Panginoon, at ang yung kanyang asawa, Panginoon, si Mary Grace, Lord God. Lord,
Continue to uphold them and that they may come to know you, Father God. Let your salvation come sa pamilya ni Miguel, Panginoon. Ganun din po kay Patrick, Lord, anak ni Brother John, Lord, na we will be able to walk, Lord. There's nothing impossible with you. Even the paralytic, Lord God, even those lame, O God, kahit may mga walang paha, Panginoon, nabibigyan mo ng paha. Lord, we pray for Patrick, Father God, Lord, nawa, Panginoon, na tunay kanyang maranasan, Lord, at makita, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng pinamamalas, Panginoon, ni Brother John at ni Sister Estela sa kanya, Panginoon, Lord, sa kanilang pag-aaruga sa kanya. At nawa, Panginoon, patuloy kanya, Panginoon, na maibigan, Panginoon, at lubos ang paglingkuran. Lord, there's nothing impossible with you, God. We pray that strengthen that those legs, even yung mga nasa likod niya, naman yung mga na scrape sa kanya, Panginoon, Lord God. Restore it, O God, para siya, Panginoon, yung mga muscles na yun, Panginoon. Lord, as sabi mo nga, Panginoon, even those bones, you can put flesh on it, Lord God. Ganito po yung inihiling namin kay Father, Panginoon, upang siya makalakad, makapaglingkod din sa inyo, Panginoon. Lord, there's nothing impossible. Ito rin ang nais at dalangin ng kanyang Ama, Panginoon, at ng kanyang Ina, Panginoon. Lord, as well, we pray for Diana Santiago. It's a Parkinson's therapy. Lord, di man namin siya kasama ngayon, Lord God, kung nasan man siya, si Diana, Lord God. Lord, would you, Father God, na yung mga nerves niya, ano ng pinagagalingan ng kanyang Parkinson, Father God, Lord, na ito po, Panginoon, ay may magkaroon, Panginoon, ng katugunan, Panginoon, kung sa medical or ano po yung or ano po yung kailangan, Panginoon, na gawin sa kanya. But we believe, O God, kayo po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng lahat ng mga gandang bagay, maging kagalingan, Panginoon, pagkalob niyo sa kanya, Panginoon, kay Diana. Even right now, Father God, Lord, touch her. We don't even know Diana. We have not met Diana, Father God, Lord. Kayo po, Panginoon, dalangin namin. Ipuin niyo siya, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Let your healing flow into our body. Lord, salamat po sa lahat ng mga dinalangin namin ito na kayo po, Panginoon, ang dakilang manggagamot. Kaya salamat po, Diyos, sa inyo nang ginawa sa mga lahat ng aming nabanggit. At lahat pa, Panginoon, na hindi namin nakasama dito, nangangailan ng kagalingan, Lord. We lift them up to you, Lord God. Kasama na po ako doon, Panginoon, Lord God. Continue to heal as well my back, Lord, yung likod ko, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and we give you all the praise and all the glory. You alone, O God. Kayo po ang bida sa buhay namin. In Jesus' name, amen and amen. 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 Panginoon, amen. Maraming salamat. Patuloy niyo kaming pinapakinggan, lalo na, Panginoon, sa hinihiling namin, patuloy sa, lalong-lalo patungkol sa mahiling, Panginoon, o paggaling, Panginoon, sa mga may sakit. Tinataas namin, Panginoon, si Aurora, Panginoon, na meron pong cancer sa stomach area. Dalangin namin na hipuin niyo po ang parte na to ng kanyang katawan at pagalingin niyo po siya ngayon, Panginoon. We pray for Mami Lydia, ang mayroon ni Sister Jet, na meron pong cancer sa lungs, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagalingin niyo po siya at i-restore niyo po, Panginoon, ang kanyang lungs, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. We pray for Eder, Panginoon, yung lymph node niya ay masana po, hindi po sa surgery ay matanggal at hindi naman po bumalik yung kanyang cancer, Panginoon. And we claim it in Jesus' name. We pray for Alet Castro, nagkikimo po siya ngayon sa kanyang breast cancer, Panginoon. Dalangin namin maging effective yung chemotherapy niya, Panginoon, at kumaling siya as soon as possible. We pray for Rochelle, merong stage 4 lung cancer, Panginoon. Dalangin namin na pagalingin niyo po siya, ipuin niyo po siya, Panginoon, na wala po siya maramdamang pain, Panginoon. Na tinatasin namin si Sister Janet, Panginoon, na nagkikimo ngayon. Mag-take effect lahat ng medication na iniinom niya, Panginoon. Bumalik ang kanyang paghaba ng buhok at maging masigla siya, Panginoon. At
at makaligtas siya, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan at Panginoon. Dalangin namin ang buong pamilya nila at palakasin niyo ang loob at ibahin niyo, Panginoon. I pray for Besan sa kanyang colon cancer, Panginoon, na tanggal na, Panginoon. Patuloy pong kinikim mo ngayon at patuloy niyo pong pinapagaling in Jesus' mighty name, Lord God. Lord, we pray for Aldina Basaka and Darren Madrid sa kanilang Panginoon, sa kanilang pagdadalang tao. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang tumingin sa mga baby nila. Kayo po, Panginoon, ang tumingin sa mga pangailangan nila, Panginoon, sa kanilang pagbubuntis. Yung mga needs ng bata, yung pera na kailangan, Panginoon. At patuloy niyo po silang ingatan habang po sila ay nagdadalang tao. We pray na healthy baby, Panginoon, ang lalabas, Panginoon. We also pray for Mark, Panginoon, na complete healing, Panginoon. We also pray for Pastor Bertler, God, kanyang likod. Pagalingin niyo po, Panginoon, kanyang nararamdaman. Kayo po ang humipo dito at wala po siyang pain na maramdaman simula ngayon. Dalangin po namin yung aking plantar sa left foot at saka sa right knee ko, Panginoon. Pati yung cramps pag nagbabasketball, Panginoon, ay mawala. Dalangin ko, Panginoon, pati yung pain sa likod, Panginoon, na para po makapag basketball na maayos, Panginoon. Dalangin ko na kayo po ang magano sa akin, magpagaling, Panginoon. Magkaroon sana kami ng healthy body, Panginoon, sa pamagitan ng pagtugon niyo, Panginoon, sa panalangin namin. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng discipline, Panginoon, sa pagkakaroon ng healthy body, Panginoon. Lord, we also pray for the following. CJ, still there. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya na tanggap po namin ngayon at sa mga sumunod po, sa mga natanggap po namin sa mga susunod na araw. Lord, patuloy pa rin po namin pinagdadasal po ang mga special favorite request po. Una po kay Alison po, Lord, na pinagdadasal po namin na magkaroon po siya ng sasakyan. Lord, we pray that yung sasakyan nito may mag-protection po kay Alison sa lahat po ng lugar na kailangan po niya puntahan at makatulong din po sa mga sa kanyang mga pamilya po na kung saan po sila need kailangan po saan need pumunta and makasama po yung mga mag-protection na din po ang lahat po ng masasakay dito. Nasusunod po kay Rysel, IEP. Lord, sana po ma-ano na po si Rysel for ma-approve na po yung IEP para po makapag magkaroon na po siya nung may magsusundo na po sa kanya na school bus po and maka-meet din po siya ng more people po sa school bus niya. And third po kay Job sa kanyang first day of school. Lord, we pray po na sa first day po niya, makamit po siya ng maraming mga kaibigan and hindi niyo po siya pababayaan sa kanyang pag-aaral. Pangapat po kay Bing, yung replacement of citizenship certificate. Lord, pinagdarasal po namin na magawa, ma-actionan po ito agad para hindi na po mahirapan po. Yeah. And sunod po kay Tita Mini, Tita Vilma, citizenship approval. Lord, pinag-prepare po namin na through you mabibigyan na ma-approve po ang file po ng citizenship ni Tita Mini at Tita Vilma in your name, Lord, na magagawa po talaga to. And next po is a sound engineer sa team in LED. Lord, we pray na magkaroon po, darating po yung sound engineer po para makatulong din po sa amin sa pag lalo na po pag sa praise and worship po, Lord. The next po is a safety and security in Wiley Courtyard. Lord, alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Pinagdadasal po namin na wala pong masama pong mangyayari sa church para marami pa pong makakapunta pa rin po, mas makakilala pa po sa inyo and maprotection din po lahat ng mga bata and yung mga matatanda and lahat po ng mga tao mag-attend po mag
mag-pray po at mag-praise po sa inyo. And then, next po is kay John Marco, kay Tita Tepot, kay Chris Cyrus, kay Tefcha, kay Tita Jasmine sa new job. Lord, we pray na magkakaroon po sila ng trabaho na yung kumpanya po na makapasukan po nila, hindi po sila kababayan at mapaproteksyon na din po sila as they work. We will also pray na yung makapasukan po nila ng trabaho ay ugma po sa skills po nila and mas ma-enjoy po nila ang pagkatrabaho po sa bago nila trabaho. Next po is kay Jarell and Liana para safe travel to USA. Lord, we pray po na once na pag-arrive po nila dito, mas ma-meet na po nila at Rachel, Tito Noel, yung buong pamilya po nila, magkakasama na rin po sila, Lord. So, pinipipray po na natin wala po magiging problema sa kanilang travel po, Lord. So, next po is kay Anastasia and Pastor Ted po for new home. Lord, we pray po na magkaroon, ma-provide po sila ng bagong home na mas magiging safe sila sa bagong home and hindi po sila mahihirapan po sa pag-commit po dun sa home na yun na maproteksyon na po sila sa matutuloy, bago po nila matutuloy yung life. And next po is kay Job sa Direction in Life and Attempt Church. Lord, we pray po na patuloy niyo pa rin po na gabayan po si Job na magabayan po na magkaroon siya ng direction in life na mabago po hopefully yung kanyang pananaw sa buhay at darating po yung time po, Lord, na naniniwala po kami na darating po yung time na mababago po siya, Lord. And then, send po kay Ate Faith, kay Direction in Life po, provisions sa F1 visa. Lord, pinapipay po namin na hindi niyo po ba yan si Ate Faith po dito sa kanyang buhay po, Lord. We're very blessed po na dito po siya na yan kasama po namin at patuloy pa rin po nagsaserve po sa inyo. And lastly po kay Pastor Cled po, Financial Needs and Scholarship. Pinipipray po naman si Pastor Cled na na hindi po niya bibigyan po ng mas makafocus po siya sa kanyang pag-aaral, Lord. Hindi po niya pinaproblema lahat po ng gastos, lahat po ng mga external factors po na naghihinder po sa kanya sa pag-aaral, Lord. Alam po namin na magiging successful po siya sa kanyang goal po in life na maging lawyer po. And we pray, Lord, na palakasin niyo pa rin po siya sa at gabayan po sa pag-aaral po. This is in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat din po sa pag-approve niyo kay Derek ng green card, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa pagpunta dito, pati rin po, Panginoon, doon sa kanyang mga needs sa St. Luke's, yung medical niya, yung kanyang mga papers, ay ayusin niya, Panginoon, para po magkaroon po siya ng reunion ng kanyang asawa, Panginoon. We pray, Lord God, for Sister Faith, Panginoon, na magkaroon ng substitute teacher, Panginoon, yung subjects na tinuturuan niya, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, yung naiwan niya, Panginoon, ay maging maayos lahat at maging yung mga estudyante, Panginoon, ay matuto rin, Panginoon, kagaya nung parang nandun din siya, Panginoon. Kayo po ang mag-provide, Panginoon, ng pangailangan na yun, Panginoon. We pray, Panginoon, ang pamangkin ni LA, ni Lorna Alejandro, na si Zamira Elise Alejandro, 6 months pa lang siya, Panginoon, inoperahan po siya, Panginoon, at diagnosed with Down syndrome and congenital disease, Panginoon, congenital heart disease. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang humipo sa mga doktor, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo po mag-provide sa pamilya na to sa pangangailangan nila sa hospitalization at higit sa lahat, Panginoon, ay
gumaling, Panginoon, si Zamira as soon as possible. Kayo po ang humipo sa kanya, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, si Wedge, Panginoon, na mag-i-exam bukas. Dalangin namin na maalala niya lahat ng kanyang ni-review, Panginoon, at makapasa at mataas ang makuha niyang score, Panginoon. Patuloy niyo po siyang alalayan sa kanyang pag-aaral, lahat po ng needs niya, provision, finances, mga pangailangan, Panginoon, ay i-provide niyo po siya sa kanya, Panginoon. Dalangin na maging successful. Dalangin namin, Panginoon, maging successful nurse siya, Panginoon, in the future, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pagpapala at ng inyong gabay. Panginoon, we pray, Lord God, kay Sister Minnie na magampanan niya ang bago niyang role, Panginoon, na Chemical Safety Coordinator sa school sa taon na to, Panginoon, bukod sa, Panginoon, sa kanyang trabaho ng Department Head ng Science, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom as she leads her colleagues, Panginoon, at mga co-teachers at magkaroon ng magandang direksyon yung kanilang programa, Panginoon. Kaya po magbigay ng wisdom, patagtahan niyo rin po sila, Panginoon. We pray for Justin, Panginoon, na magsisimula sa Cal Poly po muna. Dalangin namin na maging smooth, Panginoon, ang kanyang pag-stay doon. Bigyan niyo siya ng favor sa kanyang teachers. Bigyan niyo siya, Panginoon, na sapat na talino, wisdom. We pray, Lord God, na sa kanyang pagbiyahe doon sa pang-araw-araw, ay kayo po, Panginoon, ang mag-alaga sa kanya. At ilayo niyo po siya sa mga problema at kung anumang kaguluhan, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, at patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa simbahan, Panginoon. Let's continue to pray for connecting events, evangelism, and discipleship program, Sister Elvi. Yeah. Lord, salamat po sa gabing ito na patuloy po. Mm. Po kaming pinakikinggan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Salamat din po, Panginoon. Amin pong tinataas ang connecting events, evangelism, discipleship sa gabing ito. Patuloy po kayong kumilos sa bawat aming pananalangin, Panginoon. Mm. Kayo po aming Diyos, kayo po ang siyang nagbibigay ng lahat, Panginoon. Kayo po'y bukas sa lahat ng mga panalangin, Panginoon, nakikinig po, Diyos. Amin pong tinataas si Pastor Manny sa kanyang preaching on Sunday. Mm. Lord, may you give him the double portion of your anointing to preach, Lord, on Sunday, na ito po'y maging handa rin po ang bawat puso namin, Panginoon, sa aming pagkikinig upang inyong mga salita'y matumimo sa aming mga puso at ating aming pong itong pamuhay. Bless niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng courage, Lord. Inspire niyo po siya, Panginoon, sa araw na yun. O Diyos, kayo po ang siyang kumilos, ang inyong banal na espiritu, ang siyang kumilos sa buong kongregasyon, Panginoon. Mm. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin on Sunday. We know there's something good will happen to on Sunday, Lord. Great things, Lord God. At gayon din po, Panginoon, admin din pong tinataas sa inyo ang malayang Pasko, Panginoon. Ito po ay sa lahat po ng mga padadala po, yung mga magbe-benefit po dito sa Pilipinas, Panginoon, mga laruan, mga bata, Panginoon, na sila'y matutuwa, Panginoon, sa kanilang matatanggap, Panginoon, sapagkat alam po namin ito ay manggagaling sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa po sa amin na mag-sponsor, Panginoon, sa mga regalong ito para sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At ganoon din po amin pong tinataas ng 38th church anniversary on September po, Panginoon. Salamat po at kami 38 years na, Panginoon, nang dahil sa inyong pag-ibig, nang dahil sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin na ito. Handa niyo pong bawat isa, Panginoon. Hindi po ito para sa amin, kundi po ito para ikaw ay aming tanghal at marami pa po ang makakilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong ginagawa sa aming iglesia, Panginoon, sapagkat kayo po ang hari, kayo po ang Diyos namin, kayo po ang aming tinatanghal. Ihanda niyo po kami sa araw na yon, Panginoon, at amin pong ibibigay ang aming pinakamabuti, Panginoong paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. At gayon din po ang in-person life group na po. Kami po excited na mangyayari na po sa 2023. Lord, alam po namin na meron kayong gagawin sa bawat puso po namin, sa bawat buhay namin, Panginoon, sa mga
sa mga darating na life group, Panginoon. We know that you will work in us, Lord God, na lalo po kaming lalago, lalo po kaming, lalo pa po naming gagampanan, ipibigay ang aming pinaka-best upang marami po, marami pong makakilala sa inyo, Panginoon. Mm. Gamitin niyo po kami bilang inyong vessel, Panginoon, to really reach out po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, sa aming pong community, sa aming mga neighbors, Panginoon, gamitin niyo po kami. Maraming salamat po sa inyong gagawin, Panginoon, sa 2020. Mm. Even now, Lord, we know that you are working in our church, Lord. Mm. It is you, Lord God, who is there with us, Lord. Wala pong iba, kayo lamang po ang aming itatanghal. Maraming maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, kaya dalangin namin protection, blessings, and provision sa LNG Nursing Group, Aerotechnic, yung kumpanya nila Pastor Ray, Panginoon, ang retailo, kumpanya nila Sister Reggie, iRadio, Covenas Ministry, We Preach One, kay Pastor Ruel Tika, Mental Health Online. We pray, Lord God, na patuloy niyo po silang pagpalain, i-bless niyo po sila, i-protect niyo po sila, at i-provide niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng pangailangan nila. Bigyan niyo po sila ng kliyente, bigyan niyo po sila, Panginoon, na pagkakataon para i-share ang kabutihan niyo. We pray all this, Lord God, in Jesus' name. Amen. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito. Patuloy ka namin din pinagpapala, Panginoon, ang puso mo, ang pangalan mo, Panginoon, pinagpapala namin. Panginoon, hayaan niyong pagpalain niyo ang inyong mga anak. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And amen. Amen. Good evening. Yes. All right. So, anong gimmick natin? So, Thursday, youth ministry. And Friday, tawag nito, Friday is a Bible study, Exodus ulit. And then Saturday, worship time. Hindi na practice yun. Worship time na talaga. Diba? And then Sunday, be excited. Meron tayong bisita si Pastor Manny. I-hug naman natin si Pastor Manny. Power hug. Di ba? Ano, naalala ko si si John Lloyd. Sino yun? Si Sarah. Power hug. I-ano natin siya. Encourage natin siya. At i-welcome back. Pag-pray nyo rin, may meeting ako bukas kay Pastor Josue at Pastor Pablo regarding sa Wiley Chapel, kung paano natin magtutulungan. At ano pa ba mangyayari? Yan lang naman. Ano? Oo. So, yun, ano ba ulam sa Sunday? Ayan na, naka-ready na yung big house. Mag-ano na tayo. Mag picture na tayo. Wala ata si Tita Corazon ngayon . Ayan si Anaya kapalit ni Justin. Si Pogi nandiyan. Oo. Sige. 1 2 3 and smile. Ayan. Pogi nandun pala. Nasa kabila si Pogi. Hi, Anaya. Good night, Jaira. Hi, Anaya. Guys, God bless you. See you. Bye. Bye. Happy New Year. Good night. Where could I ask something? Okay.